kanina nga po, nagpatikim na tayo sa kwento ni Lola Flora, ang ating letter sender, na ayaw nga po niyang maramdaman na wala na nga po siyang, pabigat na nga po siya sa pamilya, ngayon wala na siyang trabaho at siya ay nagretiro na. Ang title po ng ating kwento ngayong araw na ito ay Pagmamahal sa Magulang. Mayroon nga ba itong hangganan? Ayan, naku, mapapatanong talaga tayo dyan. May hangganan ba talaga ang pagmamahal natin sa ating mga magulang? Isang ina po na ayaw maging pabigat sa kanyang pamilya at ninanais pa rin na mamuhay ng normal, pero kalaunan ay sinubok ng mga balakid at hindi inaasahang darating ang isang taong susubok sa relasyon ng kanilang pamilya. Ito po ang ating pakikinggan ngayong araw na ito sa ating letter sender na ipinadala ni Lola Flora. Mag-aalas 6 na pala. Padating na si Ruby at Joel. Naku, siguradong pagdating na mga yun eh. Pagod at gutom na naman. Magluto kaya ako ng hapunan para naman makatulong ako sa kanila kahit papano. Tama. Magluluto ako. Teka, ano bang pwede kong iluto? Ano ba laman dito ng cabinet na to? Ito. Meron pa pala silang beans dito eh. Naku, ito na lang ang lulutuin ko. Ay, naku, nasa na ba kaya yung, ano ba yun? Yung abrilata. Ay, hindi ko mahanap. Ay, ito na nga lang kutsilyo. Naku eh, sana nga mabuksan ko to. Ma, andito na po kami ni Joel. Mama Flora, nasa kusina po ba kayo? Ma, ano pong ginagawa mo? Ay, hala! Ay, naku, Diyos ko po! Ay, aray ko! Nagulat naman ako sa inyong mag-asawa. Ay, ayan, tolo, nasugatan ang kamay ko. Hala, Joel! Han, kunin mo nga yung first aid kit. Ako, nasugatan si Mama. Dumudugo na yung kamay niya. Ano ba yan, Ma? Teka. Kalma lang. Ano ba kasing ginagawa mo, Ma? Magluluto lang naman sana ako ng hapunan. Kasi hindi ko naman mahanap itong abrilata ninyo. Kaya itong kutsilyo na lang ang ginamit ko sa pagbukas ng dilata. Nagulat naman ako. Nandyan ka na pala. Hindi ko naman narinig yung pagpasok ninyo ng asawa mong tong si Joel. Ma, kumatok ako. Sabi ko pa nga, Ma, nandito na kami. Baka hindi mo lang siguro narinig. Tsaka, bakit ka naman nagluluto ng hapunan? Kaya na namin yun, Ma. Ito na yung first aid kit. Oo nga, Ma. Sana po nagpahinga ka na lang. At hinintay mo kami. Pwede naman tayo umorder na lang ng kakainin ngayong gabi. Ay, naku. Gusto ko lang namang makatulong. Alam ko naman pagod kayo galing trabaho. Kaya, minabuti kong magluto. Ma, hindi na kailangan yun. Tama tong si Joel. Dapat nagpapahinga ka na lang. Saka, di ba ayaw na nating maulit yung isang araw na kinailangan pa nating pumunta sa ospital? Dahil natumba ka. Kasi mag-isa mong binuhat yung mabigat na paso sa labas. Ay, naku. Buong araw naman akong nagpapahinga. Masyado naman kayong nag-aalala sa akin. Ano na lang gagawin ko dito sa bahay, Aber? Ma, ayos lang naman po yun. Nagawa mo na yung parte mo nung ikaw yung kumakayod para sa amin. Kami naman pong mag-aalaga sa inyo. Eto lang, Ma. Hindi mo naman po kailangan kumilos dito sa bahay eh. Gusto mo ba nitong beans? Kamag-alala, Ma. Ako na magluluto. Ano po bang luto yung gusto nyo? Ay nako, ako na ang magluluto. Hindi na, Ma. Tara na, Ma. Doon ka na muna sa upuan at gamutin natin yung sugat mo sa kamay. Lika na po. Ako na po bahala dito, Ma. Maupo na lang po kayo dyan. Ay, naku, kayo talagang mag-asawa. Hindi nyo na nga ako pinapakilos dito. Ay, naku, ang kulit naman ni Mama. O siya pa parating na raw po si Sofia. Makakasabay po natin siyang maghapunan. Lola Flora! Sakto, may pasalubong ako sa inyo. Mano po? Ay, apo. Pagpalain ka nawa ng Diyos, Sofia. Ang apo kong matalino at napakasipag. Ay, pakis nga naman si Lola. Ma,
Ayan low, buko pie. Nang nakita ko to, sabi ko agad sa sarili ko, ay, bibilan ko to para kay Lola Flora kasi paborito niya to eh. Naku! Ang apo ko talaga. Salamat, apo! Ay, hep, hep, hep! Patingin nga ako ng isang kamay mo, la. Parang may tinatago ka. Naku, eh, apo, wala lang ito. Nadaplisan lang. Weh, nadaplisan? Nadaplisan naman ang ano, la. Ay, teka, sakto tumatawag si Chris, isusumbong kita, la. Chris, mabuti at napatawag ka. Tingnan mo si Lolo, oh. Naka-bandage ang kamay. Oh, la! Ano po nangyari? Oh, ayan tuloy. Pinag-alala mo pa tong kapatid mo. Nako, Chris, wala lang ito. Sinubukan ko lang naman magluto kanina ng hapunan. Eh, kaso nang binubuksan ko yung lata ng beans, ay nagulat ako sa biglang pagsulpot ng mama mo. Nako, ayan, nadulas tuloy yung kutsilyong hawak ko at eto, ginamot naman agad ako ng mama ninyo. Hay nako! Kung nandyan lang ako, ako na nagbukas ng lata para sa'yo, la. Oo nga, la. Kung nahintay mo lang sana ako, natulungan sana kita. Huwag mo na pong uulitin yan, ha? Oo nga, la. Mag-iingat ka dyan palagi, ha? Nag-iingat naman ako palagi. Huwag na nga kayong mag-alala sa akin. Dapat lang mag-ingat ang pinakamamahal naming lola. I love you, la. Mahal ko rin kayo, mga apo. Dear Chang Ami, ako si Flora, 66 years old. Isa akong retired teacher. Bagamat mahal ko ang aking trabaho, ay kinailangan ko nang magretiro dahil nasa edad na rin naman ako. Simula ng aking retirement ay kinupkup ako ng aking bunsong anak na si Ruby at ng kanyang asawa na si Joel. Mabait ang pakikitungo sa akin ng pamilya ng aking anak. Kahit kailan ay hindi sila nagkukulang sa pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Napamahal na rin talaga sa akin ang mga apo kong sina Sofia at Chris dahil na rin sa sobrang lambing ng mga ito sa akin. Ang mga apo ko ang lagi kong kasamang naiiwan sa bahay sa tuwing nasa trabaho ang mag-asawa. Pero nung makatapos na si Sofia sa pag-aaral, ay madalang na itong maglagi sa bahay at lagi na rin itong nasa trabaho. Si Ella naman, nasa kolehiyo na at kasalukuyang tumutuloy sa dorm malapit sa kanilang pamantasan. Kaya naman madalas ay ako na lang naiiwan mag-isa sa bahay at bilang pagbabalik ng utang na loob, sinusubukan ko namang hindi maging pabigat sa kanila. Chang Ami, napakalambing ng pamilya ng aking bunsong anak sa akin. Simpleng sugat lang naman, pero grabe na akong mag-alala sa akin. Araw-araw kong ipinagpapasalamat sa may kapal na may mababait akong anak, lalo na ang aking bunso na si Ruby na siyang umako sa pag-aalaga sa akin. Mabuti na lang din at napakabuti sa akin ng kanyang asawa at ng kanilang mga anak. Pero Chang Ami, gusto ko lang namang patunayan sa kanila na kaya ko pa rin namang kumilos kahit papaano, kahit pa ako ay may edad na, at kahit kailan ay ayokong magiging dagdag alalahanin at pabigat pa ako sa kanila. Ma? Ma? Busy ka po ba? Oh, Ruby, Joel, ano bang meron mga anak? Nag-aayos lang ako ng higaan ko eh. Ano ba yun? Ma, gusto ko lang po naming makausap ni Joel. Napag-usapan ho kasi namin na yung nangyari po nung isang araw, iniisip po kasi namin na hindi na yata safe para sa'yo na mag-isa ka dito sa bahay kapag wala po kami. Ano ka ba naman, anak? Kaya ko pa. Huwag kayo mag-alala sa akin. Okay lang ako. Ma, sa totoo lang po eh, nag-aalala po talaga kaming mag-asawa sa inyo. Sa kalusugan mo at sa kaligtasan mo na rin dito sa tuwing mag-isa ka. Ma, syempre eh, hindi mo naman po maaalis sa amin na mag-alala. Tumatanda ka na po, tsaka delikado na rin. Paano kapag may pumasok na masamang loob dito? Ayaw naman po naming mapahama ka ng ganun, ma. Kaya napag-usapan po namin itong asawa ko na maghanap ng kasambahay para may makasama ka rito. Para may makatulong din kami sa gawaing bahay. At least, may magbabantay na rin po sa inyo. Anak,
Hindi ko nga kailangan ng bantay. At saka, kaya ko pa naman gumawa ng gawaing bahay. Huwag niyo naman akong gawing lumpo dito, mga anak. Ma, hindi naman po sa ganun eh. Ako po eh, bilang manugang niyo po, concern lang din po ko sa inyo. Ayaw lang po naming mapahama kayo, lalo na mag-isa kayo dito sa bahay. Eh, pinag-isipan naman po namin ito ng mabuti, ma. Tsaka, para rin po sa inyo to. Ayoko. Ayokong gumagastos na nga kayo sa pagkain ko. Konsumo ko sa kuryente, tubig. Tapos, gagastos pa sa maintenance. Tapos, ngayon, hindi nyo ako mapipilit. Kapag kumuha kayo ng kasambahay, ako na lang ang aalis dito. Manaman! Mahal ka namin, kaya maliit na bagay na lang yun. Iganon ka rin naman sa amin ng ate at kuya ng mga bata pa kami. Hindi ka pa bigat, okay? Kaya nga, ma. Ah, sige na, ma. Pahinga ka na po muna. Siyang amin, naiinis pa rin talaga ako sa usapan na iyon. Ayoko talaga yung pinaplano nila dahil magiging dagdag gastusin lang sa kanila yun. Buti na lamang ay nirespeto naman nila ang pagtanggi ko. Kaya naman sumubok muli ako para mapatunayan sa kanila na kaya ko pang mag-isa. Ayan, malinis na. Naku, tiyak matutuwa si Ruby at Joel kapag nakita nila ito. Kasambahay, kasambahay. Tingnan mo nga, oh, malinis na ang asyenda ni Ruby. Sino naglinis? Eh, sino pa? Ako, si Lola Flora. Naku, ulog ako. Aray, aray, aray. Diyos ko, paupuin niyo po ako. Diyos ko. Ma? Ma! Ako, anong nangyari sa'yo? Bakit dito ka natutulog sa sahig? Ma, anong nangyari? Anak, wala anak. Naglilinis lang kasi ako kanina. Eh, napagod ako ng sobra kaya napaupo na lang ako dito. Nakatulog na pala ako. Naku, ma, halika na po. Tayo ka na po. Halika na. Ah, aray. Ay, ano yan? Bakit? Parang pilay ang binti mo, ma. Eh, anak, huwag kang magagalit, ha? Ano nga? Anong nangyari, ma? Namali kasi ako ng hakbang kanina pagbaba sa hagdanan. Pero huwag kang mag-alala. Saglit lang naman siguro ito. Medyo masakit lang, pero makukuha naman ito sa hilot. Ay, hindi, ma. Paano hindi mag-aalala? Han, halika nga rito! Dali natin si Mama sa ospital! Teka lang, Han. Ano pa nangyari? Sige na, ito na. Ano ba? Ano ba, mga anak? Anong ospital? Anak, gagastos lang kayo. Ah, huwag ka nang makulit, ma. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan nating ipatingin yan. Siyang ami, ang inakala kong simpleng pilay lamang ay naging fracture pala. Kinailangan tuloy akong ma-confine at maoperahan. Naging successful naman ang operasyon ko, Chang Ami. Pero hindi ko mapigilang magsisi sa nangyari dahil napagastos patuloy sila ng malaki. May ilang araw rin na umabsent sa trabaho si Ruby para magbantay sa akin. Dahil sa aksidente, ay hindi ko na napigilan pang mangyari ang mga bagay na ayokong mangyari. Angge, ito ang sala namin. Pwede kang manood ng TV kahit kailan. Pwede kayong sabay na manood ni mama ko. Ito nga pala si mama ko. Si Mama Flora. Ma, si Anggi po. Siya po yung kasambahay na nakuha namin ni Joel. Hello po, Lola Flora. Magandang hapon po. Ako po si Angge. Ako po yung magbabantay sa inyo simula ngayong araw.
Sabi po ni Ma'am Ruby, tayo raw po ang madalas na magiging magkasama, kaya sana maging maganda po yung relasyon nating dalawa, ha? Ay, sana nga. Nang masabi ko namang tama ang desisyon nila Ruby. O siya, Angge. Kailangan na naming pumasok sa trabaho. Ikaw na ang bahala rito, ha? Ma, alis na po kami. Ma, mauna na po kami. Oh, sige. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Ingatan kayo ng Diyos. Bye po. Ingat po kayo, Ma'am and Sir. Oh, ako naman ang manonood dyan sa TV, ha? Ikaw ang magpapahinga muna. Doon sa taas. Ay, eh, bakit ganyan ang tono mo? Eh, kita mong nanonood pa ako, eh. Hindi ka ba nakikinig kanina? Sabi ni Ma'am, pwede ako manood ng TV kahit kailan. Kaya umalis ka na dyan. Kung ayaw mo magpahinga, maglinis ka na lang. Basta aliwin mo ang sarili mo. Alis na, tanda! Bastos kang bata ka. Siyang Ami, ang akala mong anghel ng unang tumungtong dito sa bahay ay may tinatagong kagaspangan pala ng ugali. Mapagpanggap, bastos at tamad. Imbis na nakatulong sa bahay, eh ako pa ang naglilinis ng mga kalat niya. Hindi ko na muna agad sinabi kina Ruby at Joel dahil baka isipin lang nila ay ginagawan ko lang ng kwento si Angge. Ilang araw ko ring tiniis ang masamang ugali ng aming kasambahay hanggang sa... Oh, Angge, bakit ang kalat-kalat naman dito? Kasi... Naglinis ka na ba? Ay, huwag mo akong utusan. Nanonood pa ako, tanda. Aba, paano ka ba pinalaki ng mga magulang mo? At ganyan ka magsalita? Napakabastos mo. Wala kang galang sa matanda, ah. Ano ba? Ang ingay mo naman. Nakitang nanonood pa yung tao, eh. Pwede mang doon ka na lang sa kusina, matanda ka? Sabi ko na nga, bay, hindi magandang ideya na kumuha pa sila ng kasambahay. Batugan na nga ang nakuha nila. Bastos pa! Isusumbong kita nang makita mong hinahanap mo. Eh, di isumbong mo. Sasamahan pa kita kung gusto mo, eh. Maghintay ka na lang kasi dyan. Tatapusin ko lang tong drama. Bastos! Makakain na nga lang bago pa tuluyang uminit ang ulo ko sa iyong babae ka. Oh, wala na rin pagkain? Eh, nagutom ako kanina, eh. Magluluto na lang ako ulit pagtapos nitong pinapanood ko. Pero kung hindi ka makapaghintay, eh di magluto ka. Huwag kang puro reklamo dyan. Aga-aga sumasakit ulo ko sa'yo. Kaya siguro kinuha nila ako rito, eh, dahil sumasakit na ulo nila sa'yo. Wala ka naman yatang silbi rito, eh. Ang ingay-ingay mo pa. Kung ako sa'yo, susunod na lang ako sa gusto nila. Hindi yung maraming kuda. O ano, wala ka na masabi ngayon. Mabuti pa nga manahimik ka na lang, talakerang matanda. Walang iya ka! Ang puso ko. Hindi ako makahinga. Hoy, matanda! Huwag ka nga magpanggap dyan. Flora? Flora? Gumising ka nga dyan ako. Yari ako dito. Tawagan ko nga si Ma'am Ruby. Ma'am? Ma'am, hello po. Ma'am Ruby? Yes, Angge. Ano yun? May problema ba? Ma'am, si Lola po. Nagulat na lang po ako. Bigla siyang bumulagta sa harap ko. Kailangan po ng ambulansya. Ha? Ano? Sige, wait lang. Tatawag ako. Alalahin mo muna siya. Okay po. Stable na raw si Mama. Inatake si Mama sa puso. First time ito kaya kailangan doble ingat na talaga para hindi na ito mangyari ulit. Angge, ano pa talagang nangyari? Eh, hindi ko rin po alam kung bakit, Mami. Basta po, pagkababa niya, sumisigaw po siya kasi gusto niya po yatang manood ng TV. Sinubukan ko siyang tulungan kaso... Hindi ko po siya maintindihan, kakasigaw niya, eh. Ano bang sabi niya sa'yo? Hindi ko rin po alam, eh. Basta galit na galit po siya kaagad pagbaba pa lang, eh.
O siya, sige. Ito, bumili ka na lang muna ng pagkain natin habang hinihintay nating magising si Mama. Paglabas mo, kumaliwa ka. Merong bakery dyan. Bumili ka ng kahit anong tinapay. Sige po, Ma'am. Han, hindi naman sa ano, no? Pero alam mo, iba yung kutob ko dyan kay Anggi. Parang ang labo kasi nung kwento niya. Eh, bakit mo naman nasabi yan, Han? Kasi Han, si Mama kasi alam naman natin na matanda naman talaga. Oo, sabihin natin may pagkabingin na lang talaga yan, pero parang imposible namang hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. Sa bagay, sabi niya kanina nung tumawag siya, bigla na lang daw bumulugta si Mama. Pero bakit siya magugulat doon kung inaalalayan niya naman pala? Ruby, anak. Oh, Ma, kumusta ka? Ayos lang naman ako, anak. Huwag na muna masyadong kumilos, Ma, ha? Kailangan mo po munang magpahinga. Ma, ano po bang nangyari? Okay naman ako, anak. Nagugutom ako, kaya bumaba ako. May pagbaba ko, ang kalat-kalat ng bahay. Tapos, wala pang pagkain. Eh di pinagsabihan ko si Angge. Hanggang sa, yun na nga, uminit ang ulo ko. Nanikip na rin yung dibdib ko. Naku, Ruby, anak. Halang ang ugali niyang nakuha ninyong kasambahay. Hindi ko lang talaga sinabi sa inyo agad. Ma? Totoo po ba yung sinasabi ninyo? Anak, alam kong alam mo na ayaw ko talaga sa desisyon na yan. Pero maniwala ka. Kasalanan niya kung bakit ako nasa ospital ngayon. Ma'am, ito na po yung tinapay na pinabili niyo, oh. Oh, Lola, gising ka na po pala. Kumusta naman po yung pakiramdam niyo po? Angge, umamin ka nga. Totoo bang ikaw raw ang dahilan kung bakit uminit ang ulo ni Mama at kaya siya inatake sa puso? Naku, hindi po, Ma'am. Sabi ko nga po sa inyo, pagbaba niya po ay mainit na agad ang ulo niya. Sinungaling! Ma, kalma lang po yung puso niyo. Bakit magkaiba kayo ni Mama? Ma'am, alam niyo naman po matanda na si Lola. Minsan nakakalimot na sila o di kaya nag-iiba po yung realidad nila sa atin. Maniwala po kayo, Ma'am. Hindi ko po siya sinasagot-sagot kanina. Sinungaling ka talaga! Pero teka, wala namang sinabi si Ruby na sinagot-sagot mo si Mama. Hoy, Angge! Ito na ang panghuling araw mo sa amin, ha? Huwag ka nang magpapakita sa pamamahay namin! Di wag! Maghanap kayo na mag-aalaga sa uugot-ugot at walang silbing matanda na yan! Aba! Makaalis na nga! Huwag ka na mag-alala, Ma. Hindi na makakabalik sa bahay natin ang babaeng yun. Sorry din, Ma. Ako po kasi ang nagpilit na kumuha ng kasambahay. Kung hindi ko po ginawa yun, di sana hindi po ito nangyari sa inyo. Pasensya na rin, anak, ha? At nakadagdag na naman ako sa isipin at gastusin ninyo mag-asawa. Iingatan ko ang sarili kong mabuti, anak, para hindi ka na rin mag-alala. Ay, huwag niyo na pong isipin yun, Ma. I love you, Ma. Nandito lang kami palagi sa tabi mo. Tsaka huwag na huwag mong isipin na pabigat ka sa amin, ha? Siyang Ami, yun na nga ang huling beses na nakita ko ang pagmumukha ng babaeng yun sa bahay namin. Nakahinga talaga ako ng maluwag matapos ang komprontasyon na yun. Kaya agad din akong gumaling at nakalabas sa ospital. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na nga naghanap muli si Ruby ng magiging kasambahay namin dahil natatakot silang maulit muli ang nangyari dati. Sa halip ay nag-resign na lamang si Ruby sa kanyang trabaho para maalagaan ako. Siyang Ami, hindi ito ang gusto kong mangyari. Ayokong maging katulad ng pinagsasabi ni Angge sa akin
Nawala akong silbi at uugod-ugod. Ano ba ang pwede kong gawin para hindi na ako maging dagdag alalahanin ng anak ko at ng pamilya niya? O kaya naman ay ano ba ang pwede kong gawin para mas maging panatag ang loob ng aking mga anak? Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko, Tiang Ami. More power po sa inyong programa. Nagmamahal, Lola Flora. Natunghayan po natin ang ating dula para sa hapong ito na pinamagatang pagmamahal sa magulang, mayroon bang hangganan? Pasalamatan po natin ang ating mga voice actors ngayong hapon na ito. Lalain Coronel bilang si Sofia, Jorish Go bilang Chris, Hannah Alquazar bilang ang nakakagigil na si Angge, Ken Apostol bilang Joel, Bea Kadunggan bilang Ruby at Amy Estareja bilang ang ating letter sender na si Lola Flora. Sa punulat po ni Marian Coloma, direksyon ni Jessica Luna, ang ating technical director si Ninong Benji Gilav, ang ating executive producer si Mami Sheila Tabalinal at ang ating overall head of production, Big Boss Franco Reyes, ating pasalamatan po. Ilan lamang po yan sa mga nagbigay ng kanilang talento para nga po bigyang buhay ang kwento ni Lola Flora. Mamaya po, mapakikinggan natin ang magiging payo ng ating eksperto doon sa naging kwento ni Lola Flora. And I'm sure marami po ang nakaka-relate dito sa pinagdaraanan ni Lola Flora na ayaw maging pabigat sa kanyang pamilya kahit na sila ay may edad na. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.